good morning. Nandito na naman tayo. Magbabasa tayo ng isang pinaka-importanting balita na nangyari dito sa Hong Kong para sa lahat ng mga OFW Hong Kong. Kinuha ko ito sa The Sun Web Hong Kong, The Sun Hong Kong. Hindi kasi ako nakakuha ng newspaper, kaya ito ay nakita ko sa kanilang post sa kasi naka-like ako sa page nila. Usually kumukuha talaga ako ng newspaper. So ito ang basahin ko ay later mag-anto tayo ng mga reaction, side comments or whatever na hindi ako binabayaran ng The Sun Hong Kong. Ito ay binabasa ko lang para sa mga taong walang oras magbasa ng mga news. Ito ay importante kung may Biblia tayo para sa ating kaligtasan ng kaluluwa. Mayroon tayong dapat newspaper na kaligtasan sa ating mga sarili dito sa ibang bansa. So, para sa mga taong hindi nga na walang oras talaga na magbasa, i-ano na lang nila sa headset nila at pakinggan na lang habang nagtatrabaho. So, basahin ko lang, tapos saka na ang comments after, later, kasi English ito, dudugong ilong natin. So ito man ang niya is from The Sun Hong Kong. NBI may investigate Filipinos who pawned passport twice, says consul. Ito yung latest, parang ito yung action after ng So basahin ko muna. It reads this post from July 18, 2019. So ngayon ito. ATN, head consul Paulo Sarit in black jacket inspect some of the 1,320 passports used by workers as collateral at OFC turned on over by the police to the consul at left is ATN officer Arnel Delona by Verbi Lumikaw. Yun yung headline niya. So ito yung Filipinos caught using their passports twice as collateral for loans may be referred to the National Bureau of Investigation for questioning in line with a recent Foreign Service circular, said Consul Paul Sarit, head of the Consul's Assistance to National Section. Sarit issued the warning as he confirmed that all the 1,320 Philippine passports seized by the police from lending company OFC last month had been turned over to the consulate. The passport will not be returned to the holders, so they will have to apply for a renewal of their documents. They will be issued passports valid for only 5 years instead of 10 years. In addition, they will be put on a watch list and if they commit the same offense, will not be able to apply for a new passport in Hong Kong, but will be referred to the Department of Foreign Affairs office in Manila to secure a replacement. All those found to have hacked their passports twice will face the stiffer sanction of being referred to the NBI for appropriate action. It is not, however, clear if that will mean charges being filed against them or summary penalties imposed. Kasi, ang nakalagay doon sa Foreign Service Circular issued by the DFA ay non-issuance of passport and referral to the NBI for appropriate action, Sarit said. Basically, under the Philippine Passport Act, yung improper use of passports ay may penalty rin. So if you use it as collateral, that will be considered as improper use because the purpose is for proper identification of a Filipino when traveling abroad, he added. With the return of the record hold of passports, ATN staff had their hands full of documenting each while at the same attending to the applications for renewal for the holders. Sarit said the employment contracts found tucked into the passports had been returned to the workers. As of July 11, he said about 200 holders of the recovered passports had already applied for renewal. OFC staff being besieged by clients after the June 5 raid. May picture dito na nung na-raid yung isang office doon.
And then although police had told the Sun that a total of 1,400 passports were seized in the raid of raid on OFC on June 5, ATN staff said the bigger figure given could be due to some old passports being stuck on to new passports of the same persons. The owner of OFC, ito yung pangalan ng ano, pautangan yung OFC, a certain Mr. Wong was arrested during the raid but released on police bail after initial questioning. Investigations are still going on. Sarit said renewal ordinarily cost $480, but those who hack their passports will have to pay additional $200 for an affidavit with undertaking not to do so again. Those whose passports are not among the pile turned over by the police will have to apply for replacements of lost passport, which will cost $1,200 plus $200 for the affidavit. Yun na yun. Bali, noong last month kasi, itong side comments ko, tsaka yung mga nalalaman ko na mga totoong nangyari, kasi isa sa mga friends ko din ay naging ganun ang nangyari sa kanya. So, ito yung pangyari na tunay na nangyari nung last month, na may na-raid na isang pautangan na ang hinahawakan nila ay ang mga passport, kasi yan yung mga illegal na mga lending, sabi natin illegal lending. Ngayon, dahil ay ang collateral nila ay passport, mga yan na yung mga, say, halimbawa may mga utang na rin sa bangko at gipit sila, ang ginagawa nila passport ang sinasanla. Meron pa nga akong nabasa na nagsabi na isanla muna daw yung asawa mo, wag lang yung passport. Parang ganun. So, ito naman ay hindi ito joke talaga, kasi talagang seryoso ito. Seryoso sila. Kasi sa dami ng passport na may iba na naagapan nila nung malaman nila agad, yung iba nagpumunta agad doon sa mga police station na yon at kinuha agad nila ang passport nila. Yung iba naman na medyo malayo at hindi din nakakaalam agad at wala rin pera na pantubos talaga agad at hindi na ay talagang kasi nagulat din ang consulate kung bakit daw ang sinabing anong police huli nila ay 1-4, tapos ngayon nabawasan ng kinuha nila. Ngayon, dahil tinunover nga ng police sa Philippine Consulate, nalaman na yung iba pala doon sa kinuha na nila before pa man na turnover. So syempre medyo lucky sila, at least naka sila. Pero itong iba kasi dahil yung passport nila ngayon pauwi na sila or whatever, ang hindi nila sinasabi yung katotohanan na isanla nila yung passport nila pag kumuha sila ng renewal. Ngayon, sinabi niya na mag-renew siya kasi nawala daw yung passport niya. Hindi niya alam na ng consulate na nasa record na siya So, mawawala yung benefits niya na 10 years ang ng passport at nasa watchlist pa siya. Ngayon, yung kaibigan ko naman na nangyari noon, kasi yun ang chika-chika namin noong last ang mangyari sa kanya, uuwi siya ng bibigyan lang siya ng consulate ng letter na parang isang travel pass, tapos doon siya mismo sa kung yung inassign sa consulate na doon kukunin yung renewal ng passport niya, tapos yun nga magdagdag bayad na 200, tapos limited pa yung tapos nasa watchlist ka pa. So kaya ingat-ingat lang sa mga ng passport diyan, kasi kaya nga yung mga iba na hindi talaga advisable na yung passport, kasi yung passport do pangalan natin yan, ang may-ari talaga niyan is yung Philippine government natin, kaya mag-ingat-ingat lang tayo. Kasi ang nangyari daw kasi niyan, sa nalaman ko lang sa chika rin ng kasi ang nakaano lang sa kanya, malas talaga siya. Yung niya, halimbawa, sinanla niya nung Huwebes, nung Linggo na yan, na-raid na agad.
ilang araw lang, ilang araw lang niya na i-ano yung ano niya, yung passport niya. Tapos pagkalinggo, nasama pa doon sa ano. Kaya talagang minalas-malas talaga siya. So, ganun talaga. Kaya kung ano lang natin, kung maiwasan, kaya nga, manghingi lang talaga ako ng pasensya sa, halimbawa, sabihin natin sa pamilya ko na halimbawa, hindi man ako nakatulong kasi minsan, yung sahod natin, isang beses lang tayo magsahod, eh, ang dami nating, kapamilya dyan na manghingi ng tulong, Kung wala ka na talagang maitulong at hindi ka na talaga, wala kang maibigay talaga, what you cannot give, what you do not have. So, wag na wag nyo na lang anuhin. Kasi mahirap din maghanap ng pera dito, mahirap din mag-ano, ng, ano, kahit tawag dito, kung saan-saan mo na isasanla yung ano, kung pwede kaluluwa, isanla, gano'n. Pag sinabi na isanla na yung kaluluwa, yun na yung ibig sabihin sa sinasanla na yung passport, kasi yun ang kaluluwa mo dito sa ano, hindi ka makalabas-labas ng ano, pag ano, ganyan. Tapos, kailangan lagi mo rin dala yan pag in case na mag-ano ka. Kung mag-tour nga, halimbawa, kami nga, mahilig kami mag-tour sa China, yung passport namin, sinusurrender yan sa ano, para hindi ka talaga tatakas, kasi yan ang hawak nila para sa'yo, pag ganun. Kaya, huwag mo rin anuhin na basta-basta mo na lang yan i-ano para lang sa utang. Kaya, pasensya na, pasensyahan talaga. Pag halimbawa, kung sinabing wala, sana makaintindi yung ano na wala talaga. Kasi, mahirap talaga kumuha ng yung biglaan na ganyan na pag magsabi ng pera, akala mo nandyan agad ang pera. Pag nakapagpadala na yung isang OFW ng pera after ng sahod, ano po, ito yung sahod niya, 15 or katapusan. Pag nakapagpadala na yun ng katapusan, ibig sabihin yan, wala ng pera yan after a day before pa nga dumating ang sahod. Ano na, halos wala nang matira dyan kasi sabihin natin, bayad dito, bayad dyan, ilagay dito, ilagay dyan. Tapos after a day, may manghiram ng ano sa'yo, mga family mo or whatever na ganyan. Tapos pinipilit nila makapagbigay. Ayun ang ginagawa, magsasanla ng passport. Kasi ano na, wala nang, halimbawa sabihin natin, ano, wala na siyang mahiraman, wala na siyang anuhan. Tapos sabihin, kukunin naman sa ano para ganyan. Tapos bigla na lang, sa sunod na buwan na naman, kailangan na naman. So, paano niya makuha yung ganoon? Kaya sana, ano na lang, kung sino man ang ano, mag-ingat-ingat na lang tayo. Kasi, yung ano na yan, pinaka-importante talaga ang passport na mismong hawak mo talaga yan. Kaya, ano na lang, ingat-ingat na lang tayo sa mga passport natin at sa mga kautangan natin. Control-control din tayo. Ay, nako, ganyan ang buhay. Kaya, maging aware tayo, ito yung bagong balita, July 18 yan, bali baka daw iano pa nila, ipa-imbestigahan pa kung bakit, kasi ito turnover daw sa NBI, kaya ano, ito turnover daw sa NBI yung mga passport na yun, 1,000 plus. So, tapos sa 1,000 plus na yun, 200 pa lang ang nag-apply ng renewal, so nasa na yung 1,000 plus na yan. Baka sa ano na, saka pa lang mag ano, mag tawag dito, mag saka pa lang mag tawag niyan, saka pa lang mag-apply pag ano na. Naku, sige na, ano na, yan na lang muna kasi hindi ko pa maano yung iba, maghahanap ako ng ibang balita, siguro mag-horoscope na lang. Ito na ang ano, news that matters to all OFW in Hong Kong and even siguro sa mga nakaraan, sa mga ibang ano, sa ibang ano dyan, sa ibang bansa na, ano ba, yung mga utang na isasanla ang passport, mag-ingat-ingat lang tayo. Passport is a must to keep for yourself only. Sa'yo lang yan, huwag mo nang anuhin kasi ikaw at ang Republika ng Pilipinas may-ari niyan. Sige, bye-bye muna sa ngayon. Yan lang muna. Bye-bye. Life is sweet and beautiful and still enjoy life. Be safe, keep safe, be healthy. Bye-bye. God bless.